Right, what's up mga bro? Dahil 9,982 na yung odometer reading natin, yan, no? Change oil na tayo bago mag 10K. So dito, may Shell dito. Bibili ako ng engine oil, tsaka ng gear oil para sabay na sila. So ngayon pala ako magta-try ng ibang langis. Kasi ang gamit ko talaga yung Honda oil. So sakasa lang din ako nagpapa-change oil. Kasi sayang naman yung free service. Hindi na rin ako bumili ng ibang oil kasi meron naman doon. So ngayon magta-try ako ng iba. Tingnan natin kung may bago sa performance. So ang bibiling ko, Shell AX7 for scooter. Tsaka yung gear oil, Shell din. Okay ako sa quality ng Shell. Eh, doon kasi ako madalas nagpapagasolina sa Shell. O, malinis yung ano nila. Gasolina nila. O, siguro maganda rin yung oil nila. So dito yon, yan. Nag-U-turn lang tayo. Sana meron dito. Yung AX7 pang scooter. Oh, tsaka yung gear oil. Ah, yan pala. Meron daw discount. Okay na? Sige, salamat. Alright, nakabili na tayo. So, uwi na ako tapos lagay na natin. Siyempre, paalamin ko muna yung makina. Let's go! Alright, mag-change oil na tayo. Tsaka gear oil. Ito yung nabili ko. Shell Advanced 10W40X7 Synthetic. So 800 ml. Totodo natin to kasi tatanggalin ko rin yung strainer, lilinisin ko. So yun yung base sa manual. Pag change oil lang 700 ml. Pag pati yung strainer nilinis mo, 800 ml ang ilalagay. Nasa manual yan. Yung Jaso MB, ayan, pasok yan sa standard ng Honda. So, pwede siya sa Honda scooters. Tapos lagi nyo i-check to. Ayan. Kasi meron pang motorcycle eh. Dahil ganyan yung logo. Tapos scooter yung nakalagay. So, ito naman gear oil. Shell Advanced din. 15W40 scooter gear oil. So, ito naman 120 ml. Ayan. Magagamitin lang natin 100 ml. Kasi hindi naman tayo magbabaklas ng gearbox. So pag binaklas mo yung gearbox, required 120 ml. Meron din yan sa manual, check nyo. Mababawas tayo dito ng 20 ml. Gamit tayo nito. Ayan, syringe na 10 ml. Ayan, yung drain plug ng engine oil dito, ilalim. Ito. Yan. So ang size nyan 12 mm yan. Yan din yung sukat noong sa gear oil. Ito. Ito yung drain plug ng gear oil. Ito yung salinan. So, pares yung 12. Tapos, ito naman yung sa strainer. Ito. Size naman yan, 17 mm. Yan, 17. Nilisin din natin yan. Siyempre, kailangan natin ng pangsahod ng mga langis. Ito. Tapos, imbudo. Para po magsasal na tayo dito sa salina ng engine oil yan. Itong dipstick, tanggalin natin yan. Okay natin to. Natin sasalin para hindi makalat. Tapos gamitin kayo ng basahan, pamunas ng mga ano, excess na natapon na langis. Umpisa na natin. Ito lang yan ha.
Hindi nyo makita yan. Yung bolt ng pang ano, engine oil. Ang gamit tayo nito, 12mm. Hit niya counterclockwise. Pag maluwag na, kamay nyo na lang. Baklasin naman natin yung strainer. Ating strainer. Gamit tayo ng 17mm. Gamit ng extension. So ito, magkakalat talaga to kasi hindi mo siya pwedeng sahudan. Malagyan natin ng basahan. Yan, tumutuloy yung langis. Ito yung oil strainer. Oil strainer. Yan, ilinis natin yan. Mas may spring siya. Tsaka yung o-ring. Tsaka yung nut. Ilinis natin to. Yung mga dumi yan eh. Salayan ng mga dumi. Baklasin naman natin itong sa gear oil. Nama din tayo ng extension. So 12mm din to, kagaya ng sa drain plug ng engine oil. Hanggang na lang natin to. Lang natin. Tayo magsasali ng panibago. Ayan, nalinis ko na yung strainer. Pwede nyo linisin niya ng tubig lang tsaka sabon. Okay lang naman yan. Spring, tapos ito yung strainer. Kailangan wala mga debris na malinis siya. Tsaka kasi mukhang tayo mga debris, mga dumi. Tuyuin na lang natin. So, balik na natin mamaya. Alright, so na-drain ng mabuti. Balikan natin tong drain plug. Masaktang higpit lang. Huwag niyong sobra na higpit. Lost thread kasi yan eh. Balik na natin tong strainer. Saka yung sa gear oil. Ang ganyan yung orientation niya. Ayan. Ganyan. Strainer. Tapos spring. Ayan, kita niya yan. Dito yan. Ayan, kita na natin. 17mm. Wait lang. Up. Ay na yan. Ito namang drain plug ng gear oil. Ayan, okay na yan. Pwede na tayo magsali ng engine oil tsaka gear oil. Engine oil muna tayo. Ang ganyan itong dipstick. Tapos gamit na tayo ng imbudo dito. Sakto. Ito na yung langis natin.
itutodo natin to kasi tinanggal natin yung strainer. Salin natin, dahan-dahan lang salin. Kapit na natin dipstick. Okay na. Saktang higpit lang. Lagyan naman natin itong gear oil. So, 100 ml lang. Kasi hindi tayo nagbaklas ng gearbox. Nabawasan natin ito ng 20 ml. Ang dalawa nito. Pwede natin salin to, 100 ml na lang yan. Huwag yan takip. Kupitin natin to. Ito yung salin na ng gear oil. Presan natin. Side na side. Balik na natin yung washer tsaka yung nut. Paki na yan. Saktong higpit lang lagi para hindi ma-lose thread. Try natin panda rin. Para mag-lubricate yung mga langis na nilagay natin na bago. 3 to 5 minutes. Alright, so syempre huwag nyo kalimutan i-dispose yung pinagpalitan nyo ng langis. Tapon na yan. Alright, so andito kami sa Cannon Road. Pauwi na kami. Galing kami yung Baguio. Naglaunyan muna kami, tapos Baguio. Nabigyan ko na kayo ng review sa change oil natin. Mukhang okay naman, gawin na yung hatak. Pero tingin ko ha, dahil din to sa naglinis na ako ng pangkilid, nagpalit ako ng bola. Tapos nagpa-throttle body cleaning na rin ako. Kaya gumanda na talaga yung performance niya. Belt lang hindi napalitan. So okay siya sa long ride. Mababa yung rainy ride namin ito. Mga 200 kilometers. Hindi naman siya nag-overheat. Maganda pa rin naman yung performance. Hindi humihina. Ito ang direct dito. Nung galing kami ng La Union, dumiretso kami dito sa Baguio eh. Ang dami ding ahunan. Tapos dito, matarik naman. So okay yung performance niya. So, pasok naman sa standards yung Shell EX7 na pang scooter. Unbeat. Pakita ko naman yan nun eh. So okay siya. Maganda naman siyang langis. Halo same price lang din ng Honda oil. Ayun yung ginagamit ko dati. Tapos mineral based. Ito yung synthetic based. Yun nga, matagal siyang
matagal mag-overheat. Oh, dahil na rin sa mas mataas yung viscosity niya. Malapot. Matagal mag-overheat. So okay to. Nangis na to. Ayun lang. Alright.